Okay, good morning. Mute mic, please, but just leave your cameras open. Welcome to our session on photojournalism. As you can see there's like a film there. There are views. There's a beach there. There's, of course, a camera there. Okay, it's now photojournalism. What is photojournalism? That's from the word photo and journalism. It's made up of two words. What is photojournalism? You can take screenshots or you can copy in your notebook. Okay, photojournalism is the documentation of events or people through photographs that tell a story. Okay, from the word photo, it's picture, no? Larawan. Then journalism, of course, made up of words, news. Andyan ang journalism, no? Yung pagsulat, andyan. So it should have, it is the documentation of events. It's very important. It tells a story. Kailangan may kwento ka. Kailangan may kwento na may kwenta. May kwenta ang iyong kwento po, class. Dili pwede na picture-picture lang kadira. Nag-caption din nga, wala. Walang kabuluhan. Kailangan may sense po. Okay? Photojournalism can fall under all subjects of photography, but the image needs to be newsworthy to end up being published. Okay, photojournalism, you can have any picture, but at least that picture should have relevance. It should be newsworthy. Kailangan pwede siyang ibalita. Okay, so ang mga selfie ninyo, is it newsworthy? I think not. So, dili siya mabilong under photojournalism. Kailangan, pwede siyang ma-publish na din sa newspaper. Worthy to be published in newspapers. Yan. There are two types of journalism. The first type is where an image is used to illustrate a story. Many feature journalists work closely with photographers and commission them to produce images that will be published with their articles. This first type of photojournalism is that my image at saka my story. My larawan, there's a picture, and then there's a news story. Okay? Yung larawan related sa news story. While the second is where an image is used to tell a story without any words. One single image may be used, or as many as 10 images are often used in magazines. There. The second part, picture lang siya. Ang picture na mismo ang may story. Wala, larawan lang. Walang news story. Walang balita, yun. Kasi it can have one picture, one single picture only, or five, or as many as 10 pictures. This, we call this the photo essay. Photo essay. A series of pictures na makita na din yung naka-arrange sa tarong from picture 1 to picture 10 or picture ilan ba yan. Okay, makita nimo ang flow sa story. May kwento. Pero wala siyang words. Okay, it's just a picture. Yan. There are two types of photojournalism, no? Yung una, yung picture plus yung balita. Dito naman sa second type, picture lang, larawan lang. Okay? Tulad ng nakikita ninyo sa magazine. Dito sa first type, itong first type pa sa diaryo ito, sa newspaper, okay? Halos sa anak nila is, there's picture and balita, the news story. While the second type, makita siya ninyo mostly in magazines, okay? Sa mga magazines, like itong mga pictures sa taong nasa beach, ano siya pwede, nagdagan mga pictures, usually in magazines. One of the most important qualities of a photojournalist is someone who is taking a picture and then creating stories on that. Ito ang tawag sa inyo, no? Magiging photojournalist kayo.
is your ability to react quickly when he comes along a scene that may be newsworthy. Okay, kailangan you should be nosy, N-O-S-Y. Nakakaamoy ka at saka nakikita mo imong mata, abti ka imong mata. Okay, na makakita ng newsworthy na picture or na scene. Oh wow, this is very good. I like this scene. I'm going to take a picture of this because this is very newsworthy. Itong picture na to, itong larawan na ito, itong scene na ito ay talagsaon na very very rarely, very unique. Okay? Halimbawa may there's a disgrasya sa daan. May nagbanggaan dyan sa daan, no, sa kalye. So diretso din ka na kay cellphone, you have your camera, so naka-picture ka agad. So that's one good quality of a photojournalist. Now let's go to the basic elements of photography. Okay, ito yung mga dapat na alalahanin ninyo. Ito yung mga sangkap, ito yung mga ingredients para makapagluto ng masarap na larawan na picture. Okay? Masarap sa mata, okay? Dili nga kanon gid ninyo ang picture para may ibawan nga lami siya, okay? Masarap sa mata. Let's start first with exposure. What is exposure? Exposure is the amount of light collected by the sensor in your camera during a single picture. If the shot is exposed too long, the photograph will be washed out. If the shot is exposed too short, the photograph will appear too dark. Exposure is the amount of light. Ito ang aso dito sa school. It's the amount of light, okay? Yan, kapag masyadong mahaba yung exposure ng camera ninyo, yung lens ninyo o sensor ninyo sa araw, sa light, masunog, no? Masunog ang imong picture. Kapag kuana pod, masyadong dali na po kayo, too dark, masyadong madilim din. So kailangan tansyain mong mabuti yung exposure. Now let's go to the power, to the use of light. By the way, from the word photojournalism, photography, it's from the word photo. Photo means light. Ang ibig po sabihin ng photo na word, P-H-O-T-O, is light. Kaya napaka-importante po mga bata ang ng light. What is light in Bisaya or in Filipino? What is light in Filipino? In Tagalog? Liwanag, sir. Ah, yes, very good. Thank you for that. Liwanag. Ang paggamit ng liwanag, napaka-importante ko na yung light, no? Photojournalism, photograph. Walang picture kapag walang light. Kailangan may liwanag. Okay. Now, it's very important to find your angle of light. Diba kung magpa-picture bitaw ka, diba kung magpa-picture ka, dapat dili siya against the light, no? Yung sinasabi nila against the light. Na magpicture ka niya, naal ka dito sa pagpicture, ang angle ni mo, tuwa siya dito, nag-upuan siya sa light, sa sun, na pag-anak, picture anak, sunog ka, di maklaro imong larawan, puro sa siya silhouette, shadows ra. Okay? So dapat, dili siya against the light. Okay? Pag-position yung tarong, ahi ang magkuha, dili kay pag-picture ni mo, diritso din, position, pag-picture, pak. Wala, nagtanaw. You have to consider asa sila magposition, no? Kay para ikaw dahil ang magbalin-balin na dayon. Ako as a photographer, kung magkuhan ko magpicture ko, daghan ko angle, I will get from this part, from the left, I will also get from the center, I shall also get picture, take pictures from the right side. The angle of light should be taken into careful consideration whenever you feel like you want to create a specific effect. Shadows can be very powerful when cast over half of someone's face. Okay, as much as possible, yung shadows, may very low ang light, so medyo dark siya. But there are cases that the shadows, or we call that silhouette, S-H-S-I-L-H-O-U-E-T-T-E, silhouette,
very powerful siya. Pero talaga sana ko na siya nga kung ano nga makuha nimo ang tsada kayo nga pagka purpose gini mo, pagka kuha sa silhouette or shadows. There's art in shadows. Example here. Now, in this photo, the light is striking the statue's face, yung statua, no? From the rear right of the camera, and this adds more depth to the picture. Wait. There's that dog. There's a dog right outside my classroom. Okay, now in this picture, the light is striking the statue's face. So you can see there, nga there's important pud no nga dili la pud nga light ra pud tanan. You have to add value, V-A-L-U-E, value, or mag, kana imong shadowing. Importante siya na nga na i-shadow nga effect. Taka at least nadagdagan po yung value, ang ganda ng larawang ito ng dahil din sa shadow. Okay? Dili pwedeng you will not consider anything, no? Pag hold mo sa camera, picture agad. No, you have to think and you have to consider a lot of things. Exposure is the amount. That's correct. Dana po yan. Now, let's go. There are two types of photography yung sa orientation ninyo, no? Orientation, paano mo ayong orientation, like in the kung ano, pag-take ng picture, there are two types. It can be like this, portrait or landscape. Yung patindog, yung larawan, that's portrait. Okay, portrait. Patayo. Portrait, that's good for kapag mga tao, mga people. Yung mukha ang kinukunan mo, face. Okay? That's portrait kapag tao. Okay? Tapos, kapag mga views, mga mountains, mga sceneries, mga beach, okay? Ang paani mo is landscape to siya. Pahigda, landscape. Okay? Landscape, pagpahigda. Okay? Which is good for ano? Here's a sample of... Okay, the main purpose of portrait photography is to capture the essence of the subject. Yung tao mismo or yung lara, yung subject mo mismo, yung focus mo. Sino or ano yung subject mo, kaya yan ang gagamitin mo dyan ay portrait photography. Kapag tao, yung mukha niya, so patayo, portrait. Yan. There are three general types of portrait photography. One, close-ups, yung... Dool kayo ang shot, no? Or facial shots. Kining akong gakakuha karon. If you are using your phone, mine is, this is facial shots na. Usually, Milo out. Usually have the subject shoulders, mula ulo hanggang sa shoulders lang. Kining akong kuha karon. If you are using your cell phone, kining akong shot karon. Money shot. This is close-up or facial shots. They are basically framed around the face. These are the best to capture expressions and glamour shots. Makuha ang expression sa mata, okay? Para makuha ang iyang mga facial expressions. Kung sad ba siya, galit ba siya, yan. Importante. So you use portrait for this. This is an example of yan, close up. O diba, yan, close up yan. Or facial shot. Oh, you have ulo lang tapos yung shoulders. O, wala na masyado sa background. Yan. Oh, that's not me, ha, when I was young. I think I do look like that one when I was younger. Pragpan po, pamilya po ng Cortina. Or maybe this was me. I think not. Okay, that's an example of a close-up shot. Another one is upper body shots or mid-range. Of course, makuha na diri ang lower na siya, no? Upper body shots or mid-range portraits are a little less personal than close-ups. Medyo layo na yan nakuha ni. These are easier to get satisfactory results from mainly because your subject is probably more relaxed
plus you can include a little of the background. Layo naman siya, so at least makuha na nimo gamay sa background, ang background. These are probably the most commonly used for single subjects and multiple subjects. Okay. Yan. Pwede na no, may background na. Wait. My God. Science, they take time. Thank you po. Okay, as you can see here, delete na siya. It's still portrait. It still takes the picture, takes a shot of a picture close, but not as close as yung nauna kanina na facial shot or close up. This one is mid range. Pwede na makuha yung tail, yung kuan dapit no, yung torso, then nanay background. At least nakita na nato, there are some people at the back, then nanay horse. The third one is environmental portraiture. Our portraits that led us into the life of mute mic please of the subject. These usually include the whole subject in a scenario or partaking in some hobby that they enjoy. Kini siya at least nasa the whole body of that person or of your subject plus makita na gid ang the whole surroundings or environment or background. Yan. So, who are fond of these one shots? As you can see there, nakita na ang mountain, yung one, then the whole body, then the whole subject, plus nakita na din ang whole na motor. Ay, on card, I saw. Yan ako. Okay, thank you. On. Opo. Thank you. Opo, bye-bye. Yan. Yan. So the whole body plus background na din siya. Sorry for that. There are parents claiming modules. Okay. The same example. It's the whole body, then a little of the background. But one something's wrong with this picture because we are in photojournalism. We are not as much as possible. We are not allowed to. It's a no-no. It's a crime when you
cut people off. Para sa ninay, there's a bata, di ba kinyo? Na part na itiil, na ikamot din sa bata sa kilit. Yan. Here at the right part. Yan. Bawal po yan. Yan. Oh. Okay. It's gross. G-R-O-S-S. It's so gross to cut people off. Mula siya ka nang patay ni mo ang bata. Mula mo siya gitad-tad. So it's bawal, ha? As much as possible. Okay. This one. Portrait pa rin yan. Let's talk about the rules of composition. Composition is the combining of distinct parts or elements to form a whole. How this is like a harmony, no? How you added some elements to make up a whole, okay? Unsa sa nimo pag kuan, unsa imong technique? Things to consider are the following: the rule of thirds. I will be giving some examples later puno as to the rule of thirds. Katong pictures na good. I have another slide for this. It means that the frame can be divided into three horizontal sections and three vertical sections, and therefore, where the horizontal and vertical lines intersect, or we call that the grid, G-R-I-D, makes an ideal location for the more important parts of your picture. This is a rule of thirds, actually, is that kinaraan na to siyang sa una. It's an old way of taking picture, and it's a wrong way of taking pictures. Nga imong subject na agud sa tunga, kung magpa-picture bitaw mo nga kuan, patunga, it's wrong, okay? It's wrong. So nata, that's why we have this rule of thirds. Okay, you have to locate your main subject at one of the four intersections. You give the subject more emphasis than if it was right smack in the middle of the picture. So dili gyud nga sa center, in the middle of the picture, bawal po yan. It's a no-no. Okay, example here. All eyes on the screen. This is a landscape, no? Our subject is, of course, kanang naay tao dira sa kilit or kanang kuan. That's a boat. Okay. This is now on rule of thirds. The only rule of thirds, some cameras, like digital cameras, nasa like kanang built-in na rule of thirds. Nasa like kanang third kuan na. Nasa kini intersections na. But if wala, imo na siyang banabanaon, ikaw na mag imagine nga naaning tulo ka lines. Okay, that one. See? As you can see here, oh, nana kay wa, 1, 2, 3, tulo na siya, no? Rule of thirds. One part here, second, third. 1, 2, 3. Three columns, three rows. So, rule of thirds. Then, dili da yun, mani siya imong grid. 1, 2, 3, and 4. Yan. Itong mga grid, kung yung intersection nila, kung saan sila nagtagpo. Yan. Dili dapat makita ang imong subject. Either aning upat. Dili gid nga, dili sa tunga makita imong subject, no? 1, 2, 3, 4. Dapat naara dira sa upat nga kuan. Makita. Either sa kilid, top, the center, left, center, right, bottom, center. Ito na siya. Example here, this is another example of a picture using the rule of thirds. Importante ang rule of thirds. Tang, 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 tang. Okay. Yan. Saan ba? Yan. 1, 2, 3, 4. So, dito, ang bata, ang ulo ng bata, naa siya diri sa imong 1. Plus, diri din niyang tiil. Naara siya din eh. Wala. Nagpatunga ba siya diri? Diri sa beach? Nagpatunga ba ang bata? Wala. Okay? Kinaraan and it's a wrong. It's a crime. Na nasa center, nasa middle ang imong subject. Okay? So at least you will learn from me now na o dili day wrong din ang mama, papa nga na ang subject na agad sa tunga, nagpatunga agad. Muraga po si Lon, no? Na, and then of course, simplicity. Simplicity like art, like beauty is really good. Okay? Simple is beautiful. Simplicity is the method of keeping the information in a photograph relatively simple. If your main subject is close, then your background should be very simple to avoid distractions. Mura siyang simplicity. Dapat walay dagang na mga butang-butang na dagang kag subjects, dagang kuan, para mas makabalo unsa ang imong subject. Asa imong focus. There should be focus in your picture. Ana, example ani. Dool kay your picture, your subject is of course kining bulak, no? Dool kay siya. So at least imong background, the beach, wala kay dagang mga
mga walay dagang tao, walay mga payong, walay mga likuranan, walay dagang arte ang imong background. Okay? Para ma ang focus sa tao, pagtanawa na picture, wow, maogi ni ang imong focus kining bulak dini. Okay? Kaya kung naapan ni dagang mga bulak-bulak, dagang pag mga kuan sa background nila, mga nagposing ng mga tao, unsa ba dira. So, mawala ang focus ni mo. Okay? Keep it simple. Just like in writing, di ba? In writing a news, you have to use simple sentences. Keep it short and simple. Ganun po yun. Framing. Framing is a tactic of using natural surroundings to add more meaning to your subject. Dili ni siya parehas nga mag-edit kag picture bitaw nga kana magamit ka o kana kwan, mabutan ni kag frame dira sa imong collage. No, not like that po. Framing is using the natural surroundings, natural environment. Natural na siya daan, wala sa nimo gidu, wa ka nagtaod og frame. Okay? The picture, the frame is already included, like the use of bushes, trees, window, doorway. So okay? Mao na siya importante po ang framing nga mag-serve as your border or margin or border. Example aning natural nga framing. That one. Diba? So you can see this. That one. Of course, there is a sea. Then, naakay, kinimurag cave. There are rocks here. This serves as your natural frame. May framing na ka. And it adds art. It adds beauty. Yan. Diba? Ang cave. Ito na ang nagsilbing frame mo. Yan. Okay, dito, of course, your subject is yan. Dito yung subject mo nyo, yung mga lake. Ito yung boat. Your frame, itong mga trees nyo, itong leaves, they serve as your frame. Okay? Kaya kung wala po na siya, murag very common na po kayo mong picture. Okay? So that's why I told you po, no, na dapat kung mag-take a picture, dili nga take ka diritso, wala na guna-una. You have to consider a lot of things. Leading lines are used to lure or to invite the eye deeper into a picture or to an important subject. The leading lines, these are lines, no, like roads, mga kwan, or rivers, or streams, or bridges, or branches, or fences, sa para sa nang sadala, no. This will lead you to your subject, okay? That's why they are called leading lines. Example here, ito. Ito, these are lines, okay? Ito, kini siya, dire siya nagsugod, going there. Then, kinsa yung subject, naray yung subject, yan, may tao pala. These leading lines that will lead you to your subject. Yan. There are lines, horizontal lines, curved lines. By the way, ito, very importante ito, no? Ito, sa leading lines. Especially when you take pictures, nga dapat din na mga lines, kini mga diagonal lines. Diagonal lines, dapat, ay mong kanang linya, the line should be straight to the, dire o, sa edge. Dapat dire siya. That's a importante kini, that one here. Dire siya sa bottom right, or dire po, bottom left. Ayaw nga, dire ka sa tunga, nag-agi, ayaw. Lain siya. Bawal, no, it's a crime. Okay, this is a good picture, why? Kayo yung dara, nara yung leading lines. Naagi siya sa bottom left, then ripod siya sa bottom right. Okay? Even, kanang mga pelikula, mga pictures, pod, movies, or even pictures, tanawa ganyan mga linya na, naana siya diri sa leading, diri siya mag-start sa bottom left or bottom right, or sa edges. So, pwede po top right, top left. Basta, dili siya nga din magpatunga. Okay? Or bisan asa din ni, no. Colors, of course, colors really add beauty, no? Ang kwan's colors. Yan. Of the colors, merging a blend between blue and green. Yan. Colors. Panorama shot ito. Now, we also have what we call the night photography. There's beauty in taking pictures at night. Yung about na ito, makuha na yung power of darkness, no? Yung sa nimo ang pagkuhan. Photography at night can be used to create amazing pictures.
photography at night, no? Night photography, dili mag-horror-horror. Okay, basta nung lahi yung apikti mo, napicturan dila, pag-printin mo, nanay ni Gawas na dili mao. Good luck to you. Okay, when photographing, when taking pictures of sunsets, you should not only include foreground items. Foreground meaning yung dool sa picture, dool sa shot, dool sa lens, then background din kung nasa layo-layo. That's what they call foreground and background. Foreground items, but use the rule of thirds, specifically the horizontal section of thirds, so you get a good perspective on the scene. Kapag there's art in taking pictures na sunrise and sunset. Lahi po na feeling ang naibibigay ng sunrise at saka sunset. Di ba kung magkakuan kita nga tsada ang color, marag orange, nga maragkuan yellowish, or lahi ang color sa atong sky pagkahapon, pag-take din tag-picture, di ba? Especially ka na kung napoy rainbow, oh wow. So, we will take pictures kay, because tsada siya. Magkak sunset. Okay? Kung sunrise or sunset, dito ka sa top right sa imong rule of thirds. Yan. There's art in taking sunrise, sunset na pictures. Landscape na tayo, landscape. Landscape photography has the ability to take your viewers into another place without actually being there. Yan. Yung kanina, yung portrait, this one is landscape. Sa mga view na ito, no? Foreground elements. Ito yung foreground. Ito, yung rock. Foreground kasi siya ang malapit. Then background na din siya ni mong sea o kini siya background. Foreground ito, rock na kinatatayuan ng mo as nga nag-take a picture. Background itong island yan, yung green na island, island dyan na may trees, forest. Yan. Ito yung foreground, ito yung background mo dyan. Foreground, background, foreground, yung ano yung malapit, foreground, ano yung nasa malayo, background, okay? Okay, I'm going to give a lesson about yung Tagalog na pod. Para there's another picture, larawang pampamahayagan. I'll just open this first. We're almost done. This is in Tagalog in Filipino, okay? A window. You see it? Okay. This is in Filipino. My slides are in Filipino. But if ever na meron na tayo na topic na kanina, let's just jump ng dayon. Okay? This is on larawang pampahayagan or photojournalism. This is in Filipino. Ano ang larawang pampahayagan? Ang larawang pampahayagan ay isang sining at agham sa pagkuha ng larawan at ang pagsasama ng larawan at ang sulatin tungkol dito. Ito ay sining or art and then agham, science. There's science, there's art in taking pictures. So, okay ba ito? Kumakain siya? Kumakain ba? Mute mic, please. Ano ang kahalaga nito? Ano ang importansya nito, no? Bakit mahalaga? Okay. One, umaakit ito ng pansin sa mambabasa. Kapag nagbasa ka ng dyaryo, o kahit when you just read books, no? Or storybooks, unsa pa ng mga books ni mo. Di ba, kung makakita kang picture, mas ganahan ka magbasa? Okay, yan. Nakakaakit siya. It attracts the readers. Two, magpapaganda ng pahina. Okay, dili man pwede nga ang dyaryo, yung newspaper, puro sa food words. Di ba? Pangit kay ganahan, di kagbasa, anak. Hindi ko ano yung puro sa words, kapag
kapoy nagigbasa din wa pag kay makita pag nga pictures, so di ka maganahag basa, di ba? 3. Ito ay pumupuno, sumusuporta at nagbibigay ng visual na kahulugan ng balita. If there's a news, there's a story, then the picture will have to add something more. Okay? Dili pwede nga imagine lang nato ang balita, no? So at least na ay picture na mag-guide, magkapakita, oy mauni siya. And the pictures also serve as an evidence, pruweba. 4. Maglalarawan ng isang punto o istorya. It describes the story. Na ilalahad ang istorya sa tulong ng caption or caption. Caption, these are now the words or sentences that you use under the picture that talks about that picture. That's your caption. Or we call this cut line. C-U-T-L-I-N-E. Cut line. We also call that cut line or caption. Okay? Any words that you use to describe or to tell about something about the picture, that's your caption. 6. Ilahad ang istorya sa pamamagitan ng pag-aayos ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga larawan o guhit. Sequencing. Okay? Magbigay ng ginhawang visual sa disenyo ng istorya. Ito yung ginhawang visual. No nga. Of course, you give room for our eyes to rest. Na dili na puro sa words, puro sa sentences ato nakakita. At least makaginawa ta, uy na picture, at least makaginawa atong mata. Our eyes get to see something beautiful in a page in the newspaper. Tumutulong na mailarawat sa mambabasa ang tao o lugar na binanggit sa istorya. Diba, example, sa mga newspapers, may mga tao dyan, may mga larawan ng tao. Example, ay kinide siya, si Duterte di embut pasabot, ay si Kuan di ay. Para makita nato, no? Dili lang naalang sa imagination tanan. At is makita, ay mao din yung dagway ni Kuan, ni Teacher Jerry. Mao din yung dagway ni Kuan. Oh. Miss Inukando. Okay, mauri ng larawan, larawang pambalita, larawan na nagpapakita ng mga pangyayari. Ito yung sa dyaryo na makita niyo sa dyaryo halusan, no? At saka larawan ng ahensya o lugar o bunga ng pangyayari. Larawan ng personalidad na may kasamang larawan ng balita. Ito yung sabi ko kanina, no? Yung sa first picture, first nasa English natin kanina na slides or presentation. There are two photographies. Yung makikita natin na yung one, the picture alone, isang picture lang siya, at then nga wala siyang story. And another is picture plus the article or story. Yan. Okay, ito naman. Mga tuntunin, mga rules. One, kunan lamang ng larawan ang ilang taong kumikilos. Dili pwede nga papusing-posing lang siya daan. Otherwise, scripted siya ang dating, di ba? So, dapat action pictures, moving pictures. Importante nga paspas kung imong kamot pagkuha sa pictures. Especially kanang sa mga sa kanang mga sports, no? Kang gadula. O, dapat nagkuha. So, dili nga mura siyang scripted lagi. So, bawal ang scripted ng mga pictures. Dapat action, moving. 2. Sa mga pagtitipon o meeting, sabihin sa mga panauwi na huwag pumwesto o humanay sa pagpapakuha. Example ka na, na party baka din, nag-birthday party, okay? Huwag nga, basta lang nga, naglinya lang, okay? Eh, kumo na kaayos siya. Ikaw as a kuan, ikaw as a photographer, ikaw nga gatik sa picture, you have the power, you have the right to tell your audience, to tell imong subjects man asin mo sila. O, dili ka ma'am, ay sir, dili ka, ay pag-smile sir, pag-hiyak ma'am, ako imong tiyan, ana. Okay? Of course, kay para tsada gid imong picture. Oh. Na, ma'am, mag-smile ka, ana. 3. Maging handa sa pagkuha ng mga di karaniwang pangyayari. Ito yung sabi ko kanina, no, nga dapat your eyes, your hands should be very quick and very alert and very nosy nga makakuha ka, makakuha ka diritsog ka ng picture or insidente o pangyayari or event or shot or screen or scene na, uy, this is very unique. Example here, what makes this unique? Bakit may goat dyan? Bakit may mga kambing? This is very unique. Ito ay
very unique kasi nga you seldom get to see goats nga andyan sa city, sa syudad, di ba? You usually find goats on the farm, sa mga mountains, doon sila sa village, but not sa syudad, na dili sa kadalanan. Oh, at least kuha nito picture. Oh, then naanay na, of course, mga behind the story, background story ni mo. Ano kung nakaanak sila dira? Maybe because isunog ang ilang mga balay. Oh, naanay kay story to support that picture. Or hulihin or take caption, hulihin sa kamera ang anumang nakakatawag pansin at kaakit-akit na pangyayari. Yan, nakakatawag pansin at sa kaakit-akit na pangyayari lamang, no? Dili itong walang kabuluhan. Dapat may sense. Yan. Oh. Action. Like I said kanina, action yun, no? Moving pictures. Lain po nga magpa-picture sila dira nga nagtanaw gid sa ilang taman, tanan sa imo, scripted samtang nagbaha, imagine na good. Hulihin sa kamera ang anumang kalagayan sa palagay ninyo na kapagbibigay ng istorya na maiangkop sa balitang kinauug na yan. Yan, halimbawa niyan. The news, the balita is about Bagyong Odette, ana, Bagyong Yolanda. So your picture should be related. But the picture nga mo relate ana, dili kay what about party, you know. So wala siya nag-connect. Dapat connect yapon. Iwasang kuna ng larawan ang karaniwang kamayan, pwestuhan sa pagpapakuha at maraming pagpapakuha. Kini, kanang bawal, it's a no-no, it's a crime, na magkuha ka ng picture nga kanang nagkumustahan, bawal. Or kanang parsa na kanang scripted, as much as possible, bawal yan kanang scripted na picture, no? Kana, it's a bawal. That Sir Paris Urog sa National High School na. Yan. Bawal na. Nga na. Kay scripted man. Kana, mga bawal. These were my classmates before. Yan. Yan. Nga na. As much as possible, bawal daw na siya. Pwede rin siya for documentation ninyo. Kanang pang, kung ano mo, pang photo album lang ni mo. Pero kung para sa balita, para sa newspaper, para sa magazine, work, it's a no-no. Okay? Nagkunsa man na sila din ah. Pwede rin siya, like us teachers, required man may nga magkuhan ng mga documentation. No? Halos na naman ipambuhat, dapat documented. So pwede rin siya ingani. But for newspapers, sa unsa pa na, sa contest, bawal ni. No? Kailangan maakit ang mga fotografo na magbasa ng mga manual at magasin hinggil sa pagkuha ng larawan at mag-aral ng bago at mga bagong mga pamamaraan sa pagkuha ng larawan. You have to keep updated. Kaya nga, ladies and gentlemen, kids, mahal niyo kung nai-party, di ba, kung magpa-party mo sa yung balay or kanang anak mag nai-kaslun, kaslun nung kay mong ating kuya, something anak, o imong kwan, mahal ni siya kung magbayad mo kanang videographer, photographer, mahal. It's less than mga tagpila na 10,000, 20,000. Kaya dili basta-basta. Kaya you are paid not because of your kana imong mga gamit, not because of your instruments, of your tools. Ang gikuha ana is of course imong time, ang gibayad of course is your time and then your skill, your art, no? Kaya that's why it's very important na as a photographer, kailangan mong may marami kang matutunan na bago. You have to keep abreast with the time, with the changing time. Dili pwede nga kuan kay of course just bawal na matunga kinaraan ang pag-take sa picture, may bago, okay? So doon ka sa bago. Pagkuha ng mabisang larawan, one, kasimplihan, simplicity, ito yung kanina, sentro ng attention or yung focus or your subject. Yan. Ito, simple lang, no? Walang, ito, example, walang masyadong, ano, silang tulo. There, the parent, the mother, the child, then, the nun. So, ang background, bakante na din siya. Very effective. Simple lang po ang larawan. Kaya nakakuha ng attention. Kailangan action. Tulad, dili siya scripted, di ba? It doesn't look scripted because nag-move ilang kamot, di ba? See? Walay isang mata nga nagtanaw sa imuha. Nag-smile-smile sa imuha, no? Nga ikaw nga nag-take a picture. So, di siya scripted. There is action. Moving pictures. Yan. Moving pictures. Yan.
Yan, moving pictures. Of course, you should have your subject or topic. Kailangan may istorya. You should have a story to tell. Katotohanan, kalakihan. How big or how small your picture should be. Yan. Katotohanan, kalakihan. Oh. Your picture, pwede siya kini siya, it's important in the first picture on top, it's important na makuha nimo ang background, no? Kaya kung kinira imong gikuha ang mga tao, ilarang nawong di ka pwede mag-portrait ani nga kinila imong makita. Dapat makita ang dalan. Kailangan makita ang mga pita-pita, the mud, no? Para makita unsa ilang kondisyon. Diri pod, it's important na mag-portrait photography ka nga makita gyud ang expression sa mga mata nga nag-relax si baby, ana. Nga nahihirapan sila. So you as a photographer, you have to decide kung saan akong gamiton, mag-closer ko sa subject or should I need to get the background, the environment, the surroundings. Then of course, the technical quality, kalidad technical, yan. Koordinasyon na isipan at mata, kalidad ng kamera, operasyon ng kamera, mga larawan na ilalakip sa pag-anyo, kalidad ng palimbagan. Yan, ito yung mga salik or mga ingredients. Of course, one, you have to remember that you should know your camera. You should know your tool. Okay? Dili pwede nga pag-contest ka ron sa photojournalism, aya pa po niabot ang imong kamera na pildi na taana sa contest sa DSPC, sa RSPC, sa NSPC. No? Kailangan, your camera is your partner. Okay? Your camera is your baril. Is your, kung maato ka gyera, so mo, kini siya imong camera, it's like your, isang imong gun, isang imong baril. No? Dili pwede, maato ka gyera, wala kay dalang kuan. Maato ka karang contest, wala kay camera. O naay camera ko, ayak pa ni abot ang gi-order, di palit ba magpapa. Yung wapanin mo na studyan, asa, di pa kakabaloon saon, agree, pero dita. So dapat, kailangan alam na alam mo na ang iyong camera. Kung at saka paano ito i-operate. Kailangan pumusisyon ka ng tama. You should know your position your to get your angle. Bawal po ang mga artist sa photojournalist. No? Bawal. Ako as a coach, ayoko nung maarte. Dapat, dili lang guwapa-guwapa, arte-arte. Dapat, kasi nga, kailangan alert and active at saka kuan ang imong photojournalist. You should know your position. Pwede ka, musaka ka, katkat ka, or muhigda ka, mudapo ka, adto na po ka anak-anak. Okay? Ikaw, you should know your position, your angle. Then you take a lot of pictures. Okay, no? Dili nga arte-arte. Dapat kung balag na magkamang ka din ha, kay para makawal ang picture, oh, bahala na pinusila sila, dapat isug ka, makakuha lang kang importante nga picture. Oh, bahala na away-away na sila. So, kailangan alam mo yung position mo. Kuna ng larawan ng mga taong gumagawa ng kanilang gawain, moving pictures. Huwag yung mga natural lang nga nag-scripted. Moving. Oh, moving. Dili siya scripted, kaya wala may mata nga nagtanaw sa mga, picture din ako sir, ma'am. No. Huwag mag-atubiling makiusap sa pinapaksang tao na gawin ang mga paniniwala mo na makapagbibigay ng pinakamagandang larawan. Ito yun. As a photojournalist, sabi ko kanina, you can tell your subject, the people na mag-kuan, na, ma'am, ingani sir, sir, diri ka, ma'am, diri, ma'am, taas gamay imong chin up. O, ana. Mag-smile. O, diri ka, lingkod. O, ana. Pwede ka mag-ingana sa ilaha. I-focus ang ekspresyon ng muka. Kailangan makita ang ekspresyon ng muka. Tulad niyan. Oh. Tingnan din ang mga anggulong nais bigyang diin sa larawan. Kumuha na mahigit pa sa isang posisyon o eksena o shots upang mayroong mapamilian. Kailangan you take not just one shot. 5-10. Pila ka shots. Pila ka kung ano. Kay para makapili ka which one is best. Which one is the most beautiful. Yan. Pili ka. 1, 2, 3, pili ka. Asa kaya din ha? Kana. E kung isa lang ka shot ni mo, na, bad shot ta din ha. Mas mainam nakunan ang isa o higit pang tao habang nakamasid sa mga exhibit.
kung exhibit po, dili pwede nga like gallery or exhibit sa art, no? Dili pwede nga ang picture rapon ang kinirapon art rapon imong gikuha, dapat may audience. Ngana dapon no, no? Dapat may audience, may mga tao na nga katingin sa larawan. Yan. Or kung kwan sa kung nagkuha kag kanang speaker, nag-picture kag kanang tao nga nagkanta ba ka, kailangan makita po dito ang audience. Na tao nga nagstorya, makita po ang audience. Dili nga siya lang, okay? Na kailangan may conflict or tunggalian. Di ba? Conflict is a very good kwan sa storya. Action, yan. O, action, action talaga. Yan. Emosyon, kailangan may emosyon. Romance sa romance, yan. Simple lang, no? Walang masyadong mga akwan. Di pangkaraniwan. Bakit di pangkaraniwan ang larawan na ito? Kasi astig na papa siya ang nagpadede ng kanila yan. May, siya ang nagpatutoy, no? Di, sa iyang kuan, siya ang nagpagatas sa iyang anak, o. Oh. Paggawa ng sa pagsulat ng caption, okay? Or yung how you describe your picture, kailangan maikli lamang ang caption. Huwag masyadong mahabang caption, no? Gumamit ng payak at maikling caption maliban sa panarawang istorya. Payak, simple and short. Punan at ipaliwanag ang nasa larawan, but huwag nang sabihin pa ang anumang kitang-kita na. You can tell something about the picture, but do not say the obvious. Yung obvious na nakita na dyan sa picture, huwag mo nang isabihin sa caption. Na siya ay batang babae, nakita-kita man din sa picture nga, babae man na siya nga bata, so huwag mo nang sabihin. Okay? Then gamitin ang pandiwa o your verb should be in the present tense. Tapos kung may mga tao, ipakilala sila. Okay? From left to right. Yan. Example niyan, isang masayang pagkasira ang pagsuswimming. Oh. Swimming in the instant pool is a happy distraction. Yan. May one sentence lang ang caption mo. Caption should be only be 1 to 2 sentences ang caption. So kung class ko nag-caption mo dira sa inyong FB, sa inyong status na taas kayo, bawal 'yan, ha? Keep it to 1 to 2 sentences. Ito, mangiti pa rin sa kabila ng init, ingay, sikip at gutom. Hot, crowded, noisy, hungry, but can still laugh. Yan. Katawa pa rin pa sa ng bata di or nagkatawa pa rin sila ang bata. Yan. These are na examples of good pictures, quality pictures. Kuwang lalawan yan. Hmm. Yan, sunog. Forest fires. Ito yung sabi ko kanina na leading lines. O, finish siya. Lines. O, di siya nagsugod ang linya. Then, leading to your subject. Going there. O, tsada nga picture, no? Then, sila ang subject ni mo. Wala sa tunga. Naraw, 1, 2, 3. Wala sila sa tunga. Naraw sila sa kilid, dapit. Bili nga ipatunga gini mo yung subject first. Ani, oh, di ba? Yung emosyon. Duol mo, duol ka sa yung subject para makita gini yung smile. Mga kita, mga kalungat, mga muta. Mm. Yan. Oh. Picture, oh. Yung rule of thirds mo, ha? Oh, si nanay. Mm. Wala na siya nagpatunga, ha? Oh, yan. Ang batang babae. Babaeng Muslim, no? Na nag-aaral. Wala siya nagpatunga. O, oh, yung rule of thirds mo ulit. Oh. Yan. Don't be afraid to get closer to your subjects. Paduol ka. Or imong lens, imong i-adjust, no? Focus. We call that F-O-C-U-S. Focus. Paduol ka. Mana siya kayo. Dapat makita din ang mga nga nagkatawa, nag-smile, ang mata. Makita. Hmm. Then, I'm going to show another, no? Yung sa rule of thirds.
almost done po class. Let's have more examples of rule of thirds. Then yung isang estudyante ko na gi-coach na ako nga nakadaog siya sa national contest, National Schools Press Conference. Almost done po. Last maybe 15 to 20 minutes. Anyway, we are now in examples naman. Rule of thirds, ayan. Okay, ito yung sinabi ko kanina no, na rule of thirds. How do you do it? It's like a tic-tac-toe. You are going to divide the photo frame or your screen into 9 sections like a tic-tac-toe board. Yan, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na sila ka, smaller frames. Then natin kayo mag-grid kung asa sila nagtagbo. 1, 2, 3, 4. Yan. Diyan, dapat dili-dapit nimo i-position ang imong mga imong subjects. Dili nga magpatunga. Okay? The main points of interest should be where the vertical and horizontal lines cross. Dras ay mong grid. Yan. Example here, top right rule of thirds. Ito si top right. Ito, top right. So, na, yung subject is itong bird, no? Yan. So, dira siya, di-position nimo. Dili, wa siya nagpatunga. Yan. Si lighthouse, andyan sa malapit siya dyan. Hmm. Ito. See? Itong sailboat. Yan. Andito siya, bottom left. Bottom right rule of thirds with room to walk. Ito. Naasya din niyo. Hmm. Tapos, napay, vacant nga, vacanting lugar dyan. Okay? Para, asa siya pa, makabalo ka nga, asa leading, where is he or she walking or heading to? Example here, leave, itong sabi ko, you have to leave room for the gaze or direction of travel. Okay. Dili man siya ni mugi position, so, gamay rin nga space ayang likod. Okay, going man siya din ni, so mas, para makita asa siya paingon. Para makita pa ang scene so that we can still see the view. Asa siya paingon. So, nasa din eh. Dili, pwede nga, dili na siya nabibutang din. At nagtalikod siya. Okay? Connect. Then it's a photographic composition. Ito yun. Some examples para sa photographic composition. Almost done po class. Pero yeah. How do you take great photographs? What makes a picture great? Paano naging maganda? How do you decide na kini nga picture maganda ito ay hindi? Ayan. Okay, this lesson will show you how to take good pictures and how to decide. We look at the photo and even without training, kahit walang, even without me nga nagtudlo sa inyo, ha, we will know that it is good or bad, right? Makabalutan nga, kini nga picture dili, pangit siya, masyada ni. This lesson will show you why it is good. Okay, how to decide, how to judge if a picture is really great or good. Now, what is a great photo worth? Now, this picture class, murag para sa inyo, eh, murkuan naman na, kasimple na, ana. But you know what? Trivia, mute mic, please. Mute mic. This photograph taken in
1904, is only one of three in existence and was sold at an auction in February 20, 2006 for $2.9 million. Read my please. Yan. Abi ni magsimple lang kining picture pero this is worth $2.9 million. What makes this great? Bakit maganda ang larawan na ito? Kasi may balance. Okay, pag sinabing balance, what you see on top, you see on below. What you see on the left, you also see at the right. Kung imo nito ngaon, imo ni i-fold ang picture, ang papel. So, di ba? Naay reflection. There is reflection. Kini siya, unsay mo nakita din sa taas, nakita po nimo din sa ubo, sa water. Di ba? Unsay nakita sa left, there is balance. We will be talking about balance later. Next slide. So, what makes it great? What makes a great photo? Yan. Maybe it's a planned moment in time. Ito, scripted ito, no? Planned. Okay? Kapilang, makailang ulit kaya ang bata ito na nagtalo, na nag-jump para makuha niyong perfect shot. Jump shot. Yan. Oh, this is a planned or scripted para makuha niyo ang picture. Ang pagkuha niyo ang timing, matiming niyo. Or, one that is not. Do you think this is scripted? I guess not. Ito, this is not a planned. This is not scripted. Wa man ni mo giignan ang mga dolphins dara. Oy, karon magtake og shot. Smile mo da dolphins, ambak mo ani nga oras. Wala no, di ba? So ito or the brilliant colors like what I said earlier. Colors play a very great part. Sa kuan, okay? Yan. Even this picture, makita nimo nga na sada kay no, ang mga isda color very colorful. Makita nimo ang bata nga nagnganga. See? Na-amaze na agad pang audience. So, nakita ang bata at the background. Nga, na-amaze gud siya, nakanganga gud siya katsada sa isda. Or, funny subjects. Even mga funny nga mga subjects, kanang mga memes ninyo din na, that will make a great photo. Ito yung tinatawag na hotdog. Ito ang tunay na hotdog. Yan. Yes! It's a hotdog! Or, an awe-inspiring views kana mga kuan nimo dira mga sceneries no mga views yan landscape. Good photos come from good composition. Whatever the subject, good photos result from careful attention to some basic elements of composition. The point of composition is to create an image that will appeal to others. Kailangan may image ka na maka-appeal, maka-attract sa uban, that will cost them something. Will that make them sad? Will that make them happy? Maglagot ba sila pagkakita sa picture? Okay, composition can be defined as the pleasing selection and placement of subjects or your object within the picture area or your field of view or your kana imong scene screen. Now, here are the basic elements of composition. You can screenshot or you can take that down. Or you can take note. Okay? We have points of interest, contrast, simplicity, rule of thirds, lines, balance, framing, mergers. We'll go to this very fast, very quickly. One, point of interest or POI. Your point of interest is your subject. Yeah, the subject. It is your, what is the subject of your photo? Sino ang magiging focus mo? At dyan ka mag-start. Then, of course, you have your contrast. Contrast is the difference between light and dark. The higher the contrast, the better. A light subject will have more impact if it has a dark background. So, kung imong subject is light, hayag, so your background should be darker. Or kung dark imong subject, your background should be light. Ngana siya. So that's contrast. Pagkakaiba, how you play with their differences. Dili pwede nga hayag na yung subject, hayag pag yung background. So, anay makita? Di po pwede nga dark na yung subject, dark pag yung background, wag yapo yung makita. Of course, simplicity. The simpler, the better. What we mean by simplicity in photojournalism class is that we reduce or we remove the clutter, C-L-U-T-T-E-R, clutter or the merger. We crop out things, so take them out. Okay, we cut the unnecessary, yung mga pakapin-pakapin, gagasagot-sagot lang. Or take a picture from another direction. Ngan example. This one here, atong subject is this man. The background is too cluttered. Kining background o kining picture nga naay kwan dira. Ga sinamuk-samuk siya. Okay, naay clutters. O nagsinamuk siya sa iyaha.
So, that's not simple. Very hugaw, dirty tanawon ang picture because of this. Dagan pa kay mga ati-ati sa background. No. Masada ni kung wala, walay kining background niya nga kuan. Kanang picture din na. Here, how do we reduce the clutter? First, you have to know your focus. Example, this picture, gubot siya, no? It's not simple. Kaya, unsa may gidimong subject. You have to focus on, asa man imong focus, are you going to focus on your the cactus, the telephone, or the wall? Yan, ito, telephone pala yan. So, you have to know your subject, class. At, you get closer. Paduol ka, like I said earlier, you do not be afraid to get closer. Focus on your subject. Oh, so, kung gusto ni mo si kini mong subject si cactus, so paduol ka. Wala may ni mo giapil-apil na sagot-sagot ka ni silang telephone, kining wall, ka ng isang atapad niya, nga tree. Oh. So, mas tsada ni, di ba? The picture at the right is even better. Kaya nag-focus ka sa isa lang kabagay. Walang clutter. Yan, ito. The branches make for a cluttered background. Kining branches, diri like a pine tree, baka na, unsa na, dira. Gasinamok siya, gahugaw-hugaw, di ba? So, what will you do? You reposition. Ikaw mismo ang magbalhin sa imong position, sa imong angle. Di man pwede ignore. You cannot tell this bird, balhin sa diri, dilingi sa diri, balhin sa lain. No! Ikaw ang manay utok, ikaw ang magbalhin. So, reposition to get the leaves out of the photo. Okay. Imong picture, imong focus ani your subject is itong bird, not the clutter, not the leaves. So, balhin ka. Which one is better karon? Oh, the one at the right. Kini mas bet, this is a better picture kasi walang clutter, walang hugaw-hugaw sa background. Now, rule of thirds, more of the rule of thirds ito nang sabi ko kanina. Oh. Yan, rule of thirds. Lines, yung leading lines kanina. Importante yung vertical, horizontal, diagonal, and S-curves lines. And what do they mean in photography, in photojournalism? Yan. Diagonal lines, ito. Lines. Left to bottom, right diagonal lines are dynamic. Yan. Itong light. Yan. Yung ray of light. Yan. Very dynamic. Powerful. Diba? Oh. Importante ang light. Ang lines. Then ito naman, diagonal lines, yan, are restful. Bye! Then, yan. Then, S-curves. S are graceful. Yan, S-curves. Graceful. Like yung dalan bitaw dyan sa Manolo, dapit. Oo, yan. Bye, everyone! Vertical lines show power and strength. Yan. Ito, vertical lines, power. And straight lines, going up, down, mute mic please, mute mic. Yan, vertical lines show power and strength. Then yan, these plants, naglinya ang mga plants, no? Horizontal lines mean are dull, boring, unless combined with other elements. Kini mga linya-linya nga, pahigda nga lines are boring or dull. Balance, ito na yung sabi ko sa balance kanina. Yan, this photo is balanced top and bottom by the shadow. Ito, yung reflection, yung shadow nila. What you see on top, you see below. Oh, di ba? That is balance. Ito, balance. Two people at the left, two people at the right. Okay, no? That's balance. Ito, one big head at the left is balanced by the two children. Oh, but that's balance. Framing, ito nang sabi ko sa framing kanina, yung vegetation, yung coconut sa kayong kahoy, no? Sila ang nag-frame. Ang subject is itong boat, white boat. Frame, itong building, sila ang nag-frame. Our subject is itong dalawang mag-asawa dyan, yan. Ang frame, ang building. Ito, our subject is itong white castle, yan, yung bahay na dyan na white. Ang frame, ito, yung doorway. Mergers, very important itong mergers. Ito, kanang gahugaw-hugaw, bitaw, gapil-apil, nga sa background, ito. Yeah, ito. Murasag nag-look doon. Murasag nag-look doon. Mute mic, please. Mute mic, please. Murasag mute mic as... yan. Murasag nag-look doon, aning apple, no? So, dapat reposition. Balhin ka. Ipabalhin ka or ipabalhin siya. Ito. Ito ay merger. Kining punuan. Murasag headdress, no? It's like a headdress na noon. Okay.
tungod ana. So itong sabi ko kanina nga dili pwede nga pag position nila take ra kag pictures diretso. Una-una sa you have to check the background unsa man limpyo ba dinha, dili o dili ba magkagubot. Kas ani, murag iya nang inuong gi kalo, iya nang gi headdress murag kaamulan no. No. Bali pabalhin siya. Okay. Oh, ito sabi ko na. Just think about what is happening around the subject before you click the shutter. You think before you click, no? Maguna-una sa gyud. Okay, I'm going to show an example last night to. I'm going to show an example of yung larawang sana yun. You can take your snacks there or your lunch. Okay, last 5 minutes. 11:30 po tayo. Okay, this is in Tagalog. This is an example of kung ano, ito yung pananalo sa National Schools Press Conference, NSPC. Nanalo ito. Ito yung batang kinotes ko. I think college na siya ngayon, no? Example. Okay. Ito yung isa po, how you present in contest. Nasa ipa PowerPoint pa muna nila pag present, pag display nimo sa imong pictures. From your camera, you are going to transfer your files to a PowerPoint slide. So, ang first slide kinitaytol ang mga mamamahayag, the journalist, campus journalist. Di bihira maging isang mamamahayag na kasalalay sa kanilang kamay ang katotohanan. Yan. Then first picture dayon. After that, mo to siya imong title slide. First din nga picture nimo. This was taken 2016. Katong I went to Impasugong Bukidnon when I was invited as a speaker nila. Gikuha ko nila nga trainer sa ilahang mga journalist. Sa Kapitan, this was at Kapitan Bayong. Kini siya nga bata nga akong gi-coach, gi-train. Nakadaugid siya sa regional first, tapos nag-first po siya sa national level. Ito ang kanyang picture. Ang batang bayani. Ito ang paano ito mag-caption ha? Ang isang mamamahayag ay walang pinipiling edad. Matanda o bata ka man, meron kang karapatan na ipahayag sa lahat ang katotohanan. Yan. 2016 pa ito. Diba? Get closer siya. Careful lang sa light. Kaya medyo wala niya nakuwaning light. Yeah. Second picture. Seryosohin ang bawat gawain. Ang isang artikulo ay mas makabuluhan at mas makapanipaniwala kung ito ay seryosong pagkagawa. Para sa isang mamamahayag, mas maraming kaalaman silang makukuha kung sila ay seryoso. Yan. Careful lang, kahit ang background, ang batang babae din sa kuwan, naputo lang ulo. That's a no-no. Minus na kaana. Ito. Mahirap ngunit kakayanin. Di bihira maging isang mamamahayag. Kailangan nila magpagod at madanas ang hirap upang mailathala ang balita. Ito. But this should be much better kung nakuha ang expression aning bata. This one now is better, closer. But again, ang light, lining light diri. Linangin ang kaalaman. That's how you, one sentence ang picture, no? Ito, this is better now, closer na siya. Nakita na ang sulat-sulat, na campus journalist good siya. Tapos wala nagtanaw, and closer na ang subject. Kapangyarihan ng tinta. Yan.